Hello mga kaswerte, magandang gabi sa inyong lahat. Kamusta kayo? So, ayan, Hagardo Bersosa ang lola ninyo. Ano? So, sa mga naghahanap sa akin, nandito-dito lang po ako sa tabi-tabi. Ano? So, bisibisihan ang lola ninyo. Marami tayong ginagawa ngayon. And, ayun nga. So, bisibisihan tayo ngayon. Ano? Kasi marami akong tinatapos. So, ayan yung mga tinapos natin. Ayan. Oh, ayan yung ating mga tinapos. Kasi hinahanap daw ako ng iba sa inyo. Nandito-dito lang ako, no? Ayan. May ginagawa ang lola nyo. Good evening! Kamusta kayo? Anong balita sa ating lahat? Kwentuhan live ito. Kasi yung iba sa inyo hinahanap daw ako. Nandito-dito lang ako sa tabi-tabi. Mga kaswerte. Naginawa kasi ang lola ninyo, ano, kasi nagtapos tayo ng, hello, nagtapos kasi tayo ng, ano, yung ating mga balat ng ahas. Ito yung ginawa ko. So, ayan, muha tayo ng ating kayamanan. Oh. Yan yung pinagkaabalahan natin kanina, ano. So ayan. Sa palintara na ba? Balat ng ahas yan, ayan, no, mamasa-masa pa. Ayaw mag-focus ng ating camera, ano? Ayan siya. Kasi yung iba ilalagay natin sa langis. Yung siya masyadong makita eh. Teka lang, punasan natin ano, yung ating camera. Ayan. May mga laman-laman pa yung ating balat ng ahas kasi iba ilalagay natin sa langis. Ayan siya, yan yung pinagkabalahan natin kanina. Basa pa siya. Ayan. Ito yung ihalo natin dun sa ating langis. Para dun sa mga nagtanong sa akin last time, yung pampatino ng asawa para hindi mambabae. So, ayan yung ilalagay natin. Balat ng ahas at saka yung ari ng pawikan. Oo. Ihalo natin sa langis. Ayan. O, diba? Yan ang pinagkakaabalahan ko, mga kaswerte. Kaya ayan. Kaya hindi nyo ako nakikita na nagla-live masyado. Ayan siya. Marami tayong pinatuyo para dun sa ating pampaswerte na ilalabas sa susunod. Kaya lang maulan din eh. O ayan. Balat ng ahas yan. Ayan o. Dami naman yung baso. Tigil-tigil sa. Yan siya, gagawin kasi natin yung pampaswerte doon sa ating ilalabas sa susunod. And doon sa mga perfume. May lalagay tayo sa bago nating langis. Meron. Sa bago nating langis, ilalagay yan at saka yung ari ng pawikan kasi problemado yung iba sa inyo sa mga asawa nila. Kaya gagawa ako ng langis na may ari ng pawikan at saka yung pinakabuntot ng ahas, buntot ng ahas at saka balat ng ahas. Ano? Mabisa yon. Ang gagawin nyo lang, ipapahid nyo lang yung sa brief ng asawa ninyo. So, madilim dito sa amin yun. So, ipapahid nyo yun sa mga brief ng asawa ninyo. Ngayon, kung gusto nyo naman na yung asawa nyo laging umuwi sa inyo o from trabaho, uuwi agad sa inyo, maglagay kayo ng paminta sa kanan na sapatos. Pero, mas mainam kung pareha sapatos lalagyan ninyo. Ano? Ano?
diba? Oo, tsaka gumawa ako nung panghalo natin sa ating langis. Sa full moon sa 22, saan mo yan nakukuha, Ma'am MJ? Pag pinagkukunan po talaga ako, yung fresh pa talaga siya. Kasi yun, nilinis ko pa yung kanina, may mga yung mga dugo-dugo pa siya, tsaka yung parang laman. Kaya kung nakita ninyo kanina, mamasa-masa pa yung nasa live ko. Kailangan talaga siyang patuyuin. Tapos ako na lang yung nag-cut nun. Ako ang gumagawa. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako ang hands-on. Kaya kapag nawawala ako, huwag nyo na akong hanapin. Ano? Pag nawawala ako, huwag nyo akong hinahanap. Ano? Kasi nandyan lang ako sa tabi-tabi. O, ayan. Yan yung pinagkakaabalahan ko. Nakita nyo? Yung ating panghalo sa ating langis. Tsaka yung mga kandila, yun ang mga pinagkakaabalahan ko kasi maraming magpaparitual sa 22. Yung kandila na gagawin ko ay, oo, magpo-promo talaga tayo. Marami tayong promo sa ating anniversary. Inaantay lang natin matapos yung sa likod. Tapos magpo-promo tayo. Bonggam-bonggam promo yun talaga. Pa-arbor daw ng hikaw. Bonggam-bonggam promo yun, sabi ko sa inyo. Mamimigay tayo ng mga bracelet na yung mga gawa ko, yung hermitite na obsidian, yung mabibigat, yung pinakita ko kanina. Ito sila, oh, wait lang. Ikot tayo, arek ko. Ayan. Ako gumawa niyan, ayan. So, mamimigay rin tayo niyan, ha? Oh, mamimigay tayo ng hermitite obsidian kapag ka naayos na lahat. Naantay ko lang talaga, may naayos lang talaga tayo at bonggam-bongga talaga yung ating magiging papromo, ano, and magpapalaro rin ako, no, magpaparapol, basta marami tayong gagawin. Papasalamat ko yun sa inyo. O, tapos ito, ayan yung pinagagawa ko kagabi. O, nakikita nyo, panghalo yan lahat sa langis, ganyan siya sa kalaki. Ako ang gumawa niyan mismo, ayan. Panghalo yan sa langis kasi nakabay 2 free 1 tayo, no. So, ayan. Napakarami niya. Ako yung... Thank you, Ma'am Olive. Sabi niya, wow, beautiful inside and out. Love you. So, ayun. Oh, napachika lang ako kasi yung iba hinahanap ako, kakaloka. Nandito-dito lang ako, no? Kasi marami talaga akong ginagawa. Gagawa ko ng candle. Akala niyo ba binibili ko lang siya? Ako mismo nagawa. Candle, yung mga bracelet... Nasakit na nga yung kamay ko na tawag nito kahapon. Naggupit ako ng dahon ng laurel. Dalawang pack pa lang na magana yung kamay ko. Kaya talagang pinaghihirapan ko talaga yung inyong mga lucky charm bago yan dumating sa inyo, no? Kaya pagka dumating sa inyo, effective talaga. Kailangan lang, meron lang talaga kayong buong paniniwala para hindi tayo nakokontra, ha? Madam, favorite mo po green, no? Hindi. Before kasi hindi ko talaga paborito yung green. Ay, hindi ako mahilig sa green. More on blue, pink. Yan yung mga kulay, black. Pero yung aking biyanan na babae, siya kasi nagturo talaga sa amin na dapat green. Kasi green is for money. So lahat na ng gamit namin green. Kulang buko, green. So lahat usually green. Oo nga, gusto ko rin kayo lagi nakikita. Kaya lang, kasi ito lang talaga yung time na nakakapag-chika-chika ako, di ba? Kasi di ba, alam nyo naman, hindi naman ako nangangapit bahay. Oo. So, wala akong ka-chika talaga. So, ayun. So, kayo lang talaga yung nakaka-chika ko most of the time. And natutuwa ako kasi pag alam nyo yung chika-chika tayo, alam ko yung iba sa inyo, nakadata lang, pero nag-aaksaya ng oras, di ba? Natutuwa ako. Kaya sabi ko, every time na matatapos akong mag-live, pagkatapos nun, hindi ko lang sinasabi sa inyo, pinagpe-pray ko kayong lahat. Every day rin ako nagsisindi ng candles, and then sinasama ko lahat ng nasa live ko. Noong time na yung pinapatapos ko yung live ko, kasi syempre matagal naman maubos yung kandila, matagal siya matunaw, di ba? So talagang sinasama ko kayo. I-re-reply ko uli yung aking live, tapos lahat na nag-comment doon, binibless ko talaga. So ayun.
hindi lang ako nagsasabi sa inyo, hindi naman lahat ng bagay kailangan ko sabihin sa inyo na ay, bawat kibot ko, ay ganito, ganyan, hindi. Ma'am, parang mabigat hikaw mo. Alam niyo ba, ngayon lang ako naka-ano nito, naka-try ng mga gantong hikaw. Kasi before talaga hindi. Talaga mga ano lang hikaw ko, ano. Kaya lang ngayon, nakita ko kasi to. Diba, nag-Shopee sale, o, oh, diba, nag-Shopee sale. Siyempre, Shopee din naman ang lola ninyo. So, sa Shopee, naka-buy one, take one siya, 50 pesos. So, ang lola nyo, parang bumili ata ako ng 5 pairs na iba-iba yung kulay. So, ayun. Ma'am, can I have your earrings? Oh, pinagpe-pray ko kayong lahat. Ano, lalo na sa sitwasyon natin ngayon. Hindi pa matapos-tapos yung COVID. Ang tagal-tagal. Lockdown na naman si Manila. Lahat ng nakatira sa Manila, ingat-ingat kayo. Ano? Keep safe kayo, ha? Lahat ng nasa Manila. Ma'am Red, ano yung pinakita mo doon sa video? Kasi wala akong maaurahan sa kanya. It's either pearl siya. Pearl talaga yung nakikita ko sa kanya, Ma'am Red. Thank you, Ma'am Nelia Abacaro. Sa mga hindi ko nare-replyan, please huwag kayo magtampo sa akin, ha? Talagang busy lang ang lola nyo. Hindi kasi ako kagaya ng ibang mga nagbebenta ng pampaswerte na sila mayayaman na ano, kaya nilang kumuha ng mga staff, yung mga tao na talagang tutulong sa kanila, nandun sa bahay nila. Yung bahay kasi namin, mga kaswerte, talagang maliit lang. Mukha lang talagang ano ang lola nyo, pero talagang maliit lang. Talagang sakto lang. Kasi tingnan nyo, oh, share ko sa inyo, di ba? Yan, dito kami natutulog. Ayan, oh. Ito lang, may maliit kami na space. Oh. May maliit kami, mga pampaswerte daw, nandun sa taas, oh. Labahin namin. Oh, di ba? Ganyan lang kami, oh. Napaka, sabi ko sa'yo, napaka, yan, ganyan lang. Oh, paano ka makakagawa, di ba? So, talagang, kailangan talaga effort, ano? Oo, kaya nga ingat kayo yung mga nasa Manila, ingat talaga, ha, kasi alam nyo naman, may mga Delta variant na naman, ano, yung mga nagpaturok dyan, kamusta kayo? Ako wala pa akong turok. Kaya ingat na ingat ako. Wala pa akong turok, hindi naman sa natatakot ako, kaya lang kasi meron akong kakilala na fully vaccinated na, pero nagka-COVID pa rin, diba? So, napapaisip ako, what's the purpose nung vaccine, di ba? Siguro binuboost niya yung ating immune system. But you can boost, kaya mong i-boost din naman ang immune system mo, kumain ng prutas, di ba? Oo, kaya medyo hindi pa ako nagpapaturok. Totoo lang, mga kaswerte, hindi pa ako nagpapaturok. Even first dose, wala. Kami ni husband, wala. Kasi meron kaming kakilala na fully vaccinated na talaga. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Pero positive pa rin sila. Talaga nag-positive talaga sila. Ano? So, ayun. Pag nakuha ng stop, kasi iniiwasan ko yung ano, alam niyo yun, kung naniniwala kayo, ha, sa akin lang, share ko lang, ano. Kung naniniwala kayo, ay, ang ano kasi is ganito, ano. Paano ba to? Alam niyo yun, yung swerte, kapag, for example, ako nagkakarga, di ba, ng mga pampaswerte ninyo, before ko ipadala sa inyo, maniwala kayo sa hindi, may dasal yan before ko ipadala sa inyo, na para pagdating sa inyo, isusuot nyo na lang. Okay? Kasi kapag kumuha ka ng staff, tapos, naikwento ko na yun before, eh, kumuha ka ng staff, tapos, yung staff mo, problemado, sa pamilya niya, sa asawa niya, and then pumasok sa'yo. Kasi gagawa nga, papasok, syempre, obligasyon niyang pumasok, di ba? Oh, tapos ngayon, pag hinawakan niya yung, for example, hinawakan niya yung gumamela cells or any charm na meron ka, tapos ipapasok niya dun sa pouch mo. Tapos ikaw naman, pag open mo, syempre, ikaw ang unang-una makakaano dun. Maano mo yun, eh, makukuha mo yung negativity niya. So, sayang lang din yung ikinarga ko na ano, no? Sayang lang din yung ikinarga ko na positive vibes and dasal doon sa charm ninyo, and yung pagpapausok pa lang, yung sage pa lang, naku, nakakailang sage kaya ako, no? Oo.
Hindi naman gamot yung bakuna. Dami nga namatay after ng bakuna. Wala naman sakit pagkatapos bakunahan yung dedo. So, ayun. Yun nga din. Iniisip ko din yun. Ano po? Wait lang mga kaswerte ha. Tatawagin lang natin si husband na. Babe! Baka nandiyan na si kuya. Si Lala Move. Saan yun? Baka sa baba, hindi ako makareply. Nagla-live ako. Nag-text kasi siya eh. Ano nga yun? Ha? Ano yun? Di ba yung pina-order mo? Na ano? Nagpa-order siya ng pagkain pagkatapos hindi niya alam kung ano daw yun. Ano daw yung dadala ni Lala Move. Ma'am MJ, order po ako langis at kandila. Napakahirap kaya nung aking ginagawa mga madam. Hindi man ako nagre-reklamo. Ano? Kasi nakakatulong yun sa inyo. Natutulungan nyo ako. Natutulungan nyo ako kasi pag bumili kayo, hindi ko naman sasabihin na wala akong kita. Meron naman talaga, di ba? Tapos at the same time, syempre na-share ko yung blessing and positivity din sa inyo, di ba no? Wala akong sage na binibenta. Sage na seed meron. Kasi meron tayong yung last time na nagbigay sa akin na taga Quezon, nagbigay siya sa akin ng sage, di ba? Pinakita ko yun sa inyo. Nagbebenta siya parang 100 pesos yung isang balot, kung hindi ako nagkakamali. Ibabackread ko rin, ano, tapos ipopost ko. Yung gustong umorder ng 1,000 hands, wala pa tayong wala pa tayong stock. Ang meron lang kasi ako dito is dadalawa, tatlo. Tatlo na lang, hindi ko lang alam kung meron ng may-ari. Ano, mga madam, ha? Sabi ko, pag ako naglabas ng items, tapos sinabi ko sa inyo, limited lang. Limited lang talaga siya kasi hindi siya nabibili sa bangketa. Hindi siya nabibili sa Quiapo. Kaya, ayun, pag sinabi talaga na limited, limited. Ang happy bag ba, saan gamit yon? Madami, bigay mo yun. Kung meron kang anak, ibigay mo sa anak mo yun, pampatalino yon. Ano? Pampatalino, gamit sa trabaho yon, sa mga may case. Doon sa may mga kaso, meron nagbigay sa akin na taga Banahaw, nang doon sa may mga kaso dyan, ha? Nang mutya. May nagbigay sa akin ng mutya. Mm-mm. May load ka ba? Wala rin. Kasi nagtatanong siya saan daw yung exact address, eh. Naka-live kasi ako, eh. Wala kang ano? Tawag ka daw sa telepono. Kung na-pick up na. Wait lang, ha, mga kaswerte. Ano? Tawag ka sa telepono kung na-pick up na. HM po yung 1,000 hands, 1,500 yun. Si Trin talaga siya, madam. Si Trin yun. Asawa, patingin nga ako muna, pasuyo ako. Andyan, andyan. Sa taas, pati yung si Trin ball. Si Trin talaga siya, chinek ko talaga na si Trin kasi merong si Trinan lang, lalo na yung mga mura. Meron yan sa mga Shopee. Yung mga mura-mura, si Trinan lang talaga yun. Ika naman kita. O mga si Trinan. Ay, susyalin si Ma'am Gina Frias, Johnson & Johnson. Sana lahat may Johnson & Johnson, madam, dito sa amin, sa Inubak. Sa Inubak. Sa Inubak siya, kaya ayun. Wait lang, ha? Ito yung itsura ng ating si Trin. Pagpasensya nyo na yung kulang buko. Ayan, si Trin siya, hindi yan plastic. Babasagin po ito, ha? Yan. Sa akin to eh, yan o, dinikitan ko siya kasi kapag binadala ko siya sa inyo, wala siyang dikit. So, ayan. Nakatalagang nakaganyan lang siya, wala siyang dikit. So, eto sa akin to, pang personal ko to eh. O, ayan. Eto yung mga citrine ball natin, ayan o. Citrine talaga to, mga madam. Kapag ito nalaglag, basag talaga to. Citrine to. Para sa inyo citrine, healing din po ito. Dapat nga kung meron kayong ganito, ilagay nyo sa center table ng bahay nyo. Para lahat, pati mga pamilya nyo, mga anak nyo, mga apo-apo nyo, damay-damay na ano. Si Trinbol yan. Ilan lang yan meron ako nyan. Ayan o. Mga tago na tago. Nakita nyo naman, may bubble wrap pa o. Alagang-alaga yan. Naka-bubble wrap yung mga yan kasi babasagin. Tsaka ayoko silang magkakaroon ng bangas kasi kapag ang isang bagay, nagkaroon ng crack, nagkaroon ng bangas, malas na yun. Ano?
So, sa mga nagtataka sa kanina, yung mga 10 elements ninyo, kung meron kayong sinag araw, nagkakrak talaga yung sinag araw ha. Para saan yung sinag araw? Para sa negosyo yan. Yung iba niya, nagbibenta 500 ang isa. Pero tayo, meron na tayo doon sa ating 10 elements na ganun. Dial mo yung number. Wait lang mga kaswerte ha, kasi nagpaano si husband ng pagkain eh. Kaya lang yung rider, hindi ko alam kung nasaan na. 28 28938938. Marie Jessalyn ba yan? Hindi, kay Alex na kapangalan yun. Oo, kaya ingat-ingat kayo. Hindi ibig sabihin na fully vaccinated na kayo, hindi na kayo magkaka-COVID. Okay? Hindi na kayo magkaka-COVID kasi talagang meron yan akong kilala, which is close talaga sa amin. Nagkaroon pa rin siya. Yun nga lang, hindi siya kagaya ng COVID na yung, di ba? Unlike yung walang mga vaccine, kasi pag nagka-COVID, di ba, 50-50, parang, alam nyo yun, pagka naanuhan ka is parang hirap na hirap pa huminga. Sila ganun din, pero after 3 days, 4 days, wala na yung kanilang lagnat. Mami, yung po bang happy bag? Lagi bang dapat nakasuot kahit maligo? Pwede namang isuot, pwedeng hindi. Nasa sa inyo, ano? Kasi ang happy bag na yan ay bunga yan. Bunga ng isang puno. Okay? Bunga ng isang puno. So, syempre, bilang bunga, kahoy pa rin siya. Ang kahoy, kapag nababasa, syempre, rumurupok. So, nasa sa atin na po ang pag-iingat, no, no? Yung 10 elements at saka gumamela, Celes, okay lang mabasa, pero wag laging basa, okay? Tapos, kung pwede may pasok sa CR, okay lang naman siya may pasok sa CR kung talagang hindi sinasadya. Pero kung taing-tai ka na, pwede rin naman. Pero kung alam mo naman tatai ka, please, pakihubad, ano? Ang tagal natin hindi nagka-chika-chika mga kaswerte, no? Kasi masyado talaga kaming busy. Busy-busy talaga, sobra. Alam nyo, ako pa yung, alam nyo, magbabarnis pa. Alam nyo yun, maggagawa ka ng gumamela sales bracelet, lalasunin mo, babarnisan mo, ibibilad mo. Hindi ganun kadali. Kasi talagang kami yung gumagawa. Tapos yung mga bahay ng alitaptap, binabarnisan ko din. Meron na tayong bahay ng alitaptap, may dumating galing Baguio, ano? Yung kahoy yun, ha? Yung kahoy ng alitaptap, yung kahoy na pinagbahayan galing Baguio, ilang piraso. May anak po ba kayo? Ma'am Bel, si Abando, wala akong anak. Wala akong anak, pero si husband may mga anak. Ano? Si husband may mga anak. And anak na yung turing ko sa kanila. Pero kung kami talaga ni husband, wala kaming anak. Bawal daw po mabasa yun. Pinasabit ko lang sa harap ng pinto. May nabili po ako 10 elements. Di ko po sinuot. Bawal daw po mabasa yun. Sinabit ko lang sa pinto. Ma'am Amelita Balahadia, kanino ka nakabili ng 10 elements sa sinabing bawal mabasa? O yung langis na ilalabas natin, by September ko na ilalabas yon, kasi ang dumating lang na ari ng pawikan ay dalawa lang ang nakuha nila kasi nga hindi nila kayang itaka. Sabi kong akong buhay pa yung pawikan, dalhin na lang dito. Kaya lang, di ba, syempre may mga checkpoint, so hindi nila maitakas. Kasi si kuya, oo, yung kinukuhanan ko sa Masbate is pumunta dito sa Maynila. Na-lockdown nga siya dito. Na-lockdown nga siya. So ang nadala lang niya ay dalawang ari ng pawikan. Yung itlog at saka yung mismong penis nung pawikan. Ano? Kasi kailangan pawikan na lalaki, hindi pawikan na babae yung kukunin. And napakamahal nun. So, ang gagawin ko nga is parang ipapowderize ko na lang siya, ibibilad pagkatapos saka kuya ano, tapos saka ko hahaluin sa isang malaking drum, doon natin ilalagay ano. Pero yung gusto naman na magpagawa talaga ng yung purong-puro na gano'n, na may ari ng pawikan at buntot ng ahas, ay pwede naman yun. Kaya nga lang mas mahal, kasi talagang mahal yun nga lang ay ari ng pawikan ay magkano kung nabilin, kakapyangot lang, mas kalahati lang nito, yun ay 3,500 o oh. Akilala ko pa yung pinagbilhan ko, ha? Oo nga, Ma'am Amelita Balahadya. Feeling ko nga kasi hindi naman, kasi pag sa akin, hindi ko sinasabi na bawal mabasa, ano? Pangbuntis ako ulit. Ma'am Baloy, Tekang, Dok,
Dogoloke. Tama ba, madam? Pwede yung langis, madam. Lahat kayo pinagdadasal ko, lahat naman ng tao sa mundo pinagdadasal natin, ano, na maging safe, na huwag magkatotoo yung mga sinasabi, yung mga kumakalat online na magiging zombie. Maraming may darating sigurong virus, which is normal naman, magbagang virus, mga sakit-sakit sa Pilipinas, sakit-sakit sa buong mundo. Kaya lang minsan, hindi na rin nakakaano yung sabihin nila magiging zombie, kalokohan naman magiging zombie naman. Oh, di ba, Ma'am Nancy Cruz, totoo yun. Kasi yung iba, naka-injection lang, patay na, namatay. Minsan kasi, so, minsan kasi, alam nyo yun, minsan kasi sa immune system yan ng tao. Ano yun, Ma'am Amelita? Sabi ni Ma'am Amelita mula daw nang bumili daw siya ng Jade. Ano yun? Hindi ko makita. Ang panda kaki, Ma'am, pwede mapasok sa CR. Yes po. Alam nyo, ganito, meron kayong may mga anak kayo na lapitin. Lapitin ng mga kung ano-ano-ano. Tapos yung meron ding isa na nag-message sa akin na nakabili na siya ng Calmen sa akin or Aten Elements. Pero nilalapitan pa rin siya ng mga maligno. Ang gawin mo, madam, kumuha ka ng makabuhay. Okay? Kumuha ka ng makabuhay. Ibilad mo sa araw. Patuyuin mo. Yun ang itlagay mo sa pulang pouch. Tahiin mo na maliit kasi liit ng Calmen de Guerra. Pagkatapos yun ang gawin mong habak o yung parang sinturon. Huwag mong haalisin yun sa katawan mo. Okay? Pangontra rin yun sa mga aswang. Tapos yun sa nag-message sa akin na hindi ata kami nagkaintindihan kasi sabi niya ano daw yung pangontra sa aswang. Madam, kung nanonood ka man sa akin or kung mapapanood mo man ang aking live na ito, ganito po ang gagawin. Okay? Umanap ka ng makabuhay, lagyan mo ng asin. Fresh na makabuhay, hindi siya patutuyuin ha. Fresh na makabuhay, ibalot mo sa pulang tela or itim na tela. Pagkatas tahiin mo, yun ang ihabak mo sa anak mo. Maligo, okay lang yan, mabasa ha. Okay lang yan siya mabasa. Kasi yung asin yan, oo nga, kakapit yung asin niya. Mas maganda ngayon, yun nga yung gusto natin. Na ma-absorb na makabuhay yung asin kapag ka nababasa siya. Para maging 2-in-1 na siya. Pagkatapos noon, yun lang ihabak mo sa anak mo. Tapos, bago mag 6 p.m, kumuha ka ng mga goma-goma, mga chinelas, mga lumang, etc. Kung ano-ano man. Ano, basta goma, gulong, ganyan, pwede yan. Magpauso ka, pauso ka mo yung buong bahay mo. Hindi na yan lalapit sa iyo. Kasi kapag ka mga baby kasi, lapitin yan sila eh, no? Ma'am Armeline, yes, pwede mo ipahiram sa asawa mo yung omo, madam. Yung 21 elements ay 600 pesos. May 21 elements tayo na yung may mata, meron din. Kakakuha ko lang nun eh, kaya lang hindi ko pa nga nilalabas. Marami akong hindi pa nilalabas kasi gusto ko sa September or pag natapos na yung ginagawa rito, ay ilalive ko siya, ipopromo natin siya lahat. Kasi gusto ko lahat kayo magkaroon. And limited lang din yon. Kung for example, 50 pieces, pagkatapos ng 50 pieces na yun, wala na akong ilalabas na iba. Ano? Ma'am MJ, ano po ba sa pampatalino ng bata? Yun nga po, madam. Yun nga, yung happy bag. Oo. Nasaan na yun si madam? May sinabi si Ma'am Amelita. Hindi ko talaga makita, Ma'am Amelita. Yes, Ma'am Franz Kunanan. Okay lang yan. Madam, gusto ko po linisin ang aking gumamela cells kasi naninilaw na. Binabrush po yan. Yung mga gumamela cells ninyo na nangingitim, na nagiging lumot dahil po kasi binabasa nyo yan. Bago ko ipadala sa inyo yan, lalo na yung mga naka-avail noon, wala pa talagang barnis. Yung mga naka-avail sa akin noon, wala pang barnis. Kaya normally, naibabad yan sa langis, pagkatapos po pinatuyo, tapos ngayon pag nababasa nyo yan, nangingitim. Okay, ganun naman talaga yon. Subukan nyo. Talagang pagka yung bagay na nilangisan mo na nilangisan, lalo kahoy, tapos nababasa, ayun po ang nangyayari. Okay? Ano daw sabi ni madam? Magbuhat daw, mag-order ng Jade. Hindi ko makita. Kasi ang dami ng messages, ano? Pabalik-balik na lang, hindi ko makita. May sinasabi si madam. Ma'am, ano ang pangalan ni madam? Mm-hmm.
Ma'am Joy Joy si Don, message mo lang po si Albert Ligson, George Russell Cabag, or Mars Jane Boyo Gregorio. Ma'am Lan Simbahon, hindi ko alam kung ilang inch siya eh. Hindi ko naman sinusukat. Ano? Hindi ko siya sinusukat, pero mga isang dangkal, mahigit. Isang dangkal at konti. Isang dangkal ko na ganito. Ito ha, isang dangkal ko na ganito. Ito, ito. Ay, sorry. Basta isang dangkal ko po na ganyan, tapos may ganun siya konti. Okay? So, ayun. Ano pa ba? Sa mga gusto mag-order, PM na lang po kayo ha. Hindi pa makareply ang lola ninyo. Pero sila, si Asba nakakareply, yung kapatid ko nakakareply. Ano po? Yung sa nag-order ng 4-in-1, wala pa po tayong 4-in-1. Kasi naharang po sa custom. Alam nyo naman, naghihigpit. Ano suot mo, Madam Leclay? Ay, Ma'am Josa Mayang. Leclay po, opo. Leclay nga siya, Madam. Wala pa akong mahanapan ng 4-in-1, mga kaswerte. Wala pa akong mahanapan ng neckline na 4-in-1. I hope meron tayong mahanap kasi may mga naghahanap ng 4-in-1. Ano? Ang meron lang kasi tayo is yung neckline na 9-in-1 kay Ma'am Josa Mayang. Tapos ay yung neckline, death neckline at saka itong rainbow neckline. Yun lang po ang meron tayong. Saan pa ba? Ayun, si Ma'am Josa Mayang nanonood. Shout out kay Ma'am Josa. Hindi ko makita yung ibang comment kasi iba nagko-question. Ma'am, buhat po tayo nag-order ng Jade set, di na tayo nagka-chikahan, haha. Oo nga, Ma'am Amelita Balahad, yatam po na ako sa'yo. Sa iba ka bumili ng 10 elements. Hindi, joke lang. Pangontra sa mga Lason or Palatay. Palatay kasi pangalan sa Mindanao. Lason! Pangontra sa Lason yung asul na natawas na tinatawag. Meron ako nun eh. Teka lang ha. Saan ko siya nilagay? Meron ako nun, Madam, pangontra sa Lason. Yung tawas na asul, nag-iisa lang yun. Diba, nagulat kayo, may tawas na asul, ano? Meron tayo, aray ko giatay. Meron tayong tawas na asul. Wait lang, tignan natin dito sa ating box. O dun sa mga wala daw mahanap na aspili, kung sino gusto magpasabay, magpasabay na kayo ng aspili. Kaya alam, baka matuso kasi JNT. Paano kayang gawin natin ito, no? Kasi naawa ako dun sa iba na kailangan daw ng ganitong aspili, oh. Ayan. Marami ako nito, ayan, oh. Sinaawa ako, kaya lang paano kaya natin siya ipapasok na hindi matusok ang ano ng JNT. Wait lang, tignan natin, nandito ko yun eh, yung asul ko na tawas, ha. Wait lang, ayun, nakita ko na siya. Hika lang. Ito po yung asul na tawas na tinatawag, ayan, oh. Ayan. Asul na tawas talaga siya, mga kaswerte. Ano? Wait lang. Ayan. Tawas po talaga ito. Hindi siya kinulayan. Asul na tawas talaga siya. Ayan yung para sa Lason. Ayan siya, Madam. Inihalo to sa pagkain. Ayan. Oh. Yun yun. At saka yung isa pa. Ano tawag ba noon sa kanya, nakalimutan, naiwan ko yun eh, yung buto-buto ko sa bahay, yung pinapalunok ng pitong piraso kapag malala na yung Lason, pagka hindi na kayang anuhin, hindi na kayang makontra yung Lason. So ayun, wala, Madam, iisa lang yung asul na tawas ko. Ewan ko lang kung may makukuha tayo, ano, lalo na ka-ECQ ngayon sa ibang lugar. Yung yun, nag-iisa lang yun sa akin, yung blue na tawas na yun. Kasi just in case of emergency, at least meron ako. Ano? So, ayun. Ano pa ba?
Yung mga gusto mag-order ng asul na tawa, sige, comment na lang kayo. Or comment na lang kayo. PM na lang kayo sa mga pwede natin makausapan. No? Kay Miles Jane, admin natin yun. Kay George Russell, admin din. Kay husband, pwede kayo mag-PM. Para ma-order natin. I-order natin yung tapul or yung tawas na asul, ha? Matanda na ako ngayon nang ako nakakita ng asul na tawas. Meron talagang asul na tawas, madam, para yun sa lason. Tsaka yung isa pa na buto-buto na sa Laguna eh. Yung maliliit siya kasi lalaki siya ng paminta, 7 piraso ng pinapalunok. Pinapalunok talaga yun. Pwede sa tubig, pwede rin sa pagkain. Totoo, merong sabi sa inyo eh. Kahit yung mga may edad na, hindi nila ganun kaalam masyado. Siyempre, di ba, hindi natin kayang explore ang buong mundo. Maraming mga bagay-bagay sa earth na hindi pa natin alam. O, ngayon lang kayo nakakita, ano, na merong asul na natawas. Mm-mm. Meron nga din ako dito, limited lang, yung Dignum natin na tinatawag, yung Dignum na Cruz. Ito ay nag-iisa lang din. Pinakita ko lang sa inyo, pero hindi ko siya bibenta, ano? Pakita ko lang sa inyo. Ayan siya, oh. Oh, katago-tago ko yan. Paano ba? Oh, ayan. Binibili sa akin to ng ano noon. Hindi ko talaga ibinigay kasi nga ang pinanggalingan niyan ay ano pa. Ewan ko kung buhay pa yun ngayon. Nanggagamot din ang pinanggalingan niyan. Pero hindi ko alam kung buhay pa siya ngayon. Kasi matagal na panahon na yun. Ma'am, para saan yung butik yung dalawa buntot? Para sa Mahihika. Pasensya na kayo, maingay sila nung party-party sila dun sa likod. Kay may... Higa ako mga kaswerte ha, pasensya na kayo. Nangangalay na yung matabanin yung ano, matabanin yung lola. Madam, pag binabad ba batoo mo, dalawa talaga sila? Yes, madam. Pag mag-asawang batoo mo, dapat dalawa. Sige lang, Ma'am Berlin, mababasa lang niya. Ma'am Berlin Epsorg. Si Ma'am Ising nga din daw po, first time din makakita ng blue na tawas. Pero meron talagang blue na tawas. Yan yung mga ginagamot sa mga nalason, lalo na yung mga nagmanglalason dyan sa may part ng Leyte. Kung sino mga taga Leyte rito, hindi ko sinabing lahat ha. Meron lang talagang tao o ano na maglalason. Ano? Ma'am Primitiva Taberna, ma'am para saan yung butik yung dalawa buntot? Nasagot ko na po. Ang gagawin mo sa kanya, pwede yung pampaswerte ha. Pampaswerte yon. Pero kung mayroong may mahihika sa inyo, iniihaw din yon. Tapos dudurugin, ihalos sa kape, halos sa juice, yun yun. Ma'am, ano po pwede panguntar sa shop? Bakit lalagyan ng panguntar yung shop mo? Ano nangyari? Ano daw, sabi ni madam? Na mga madam, hindi ko na talaga makita yung ano, yung ibang mga comments ninyo, ano? Meron po daw mga buto-buto, ano? Meron pa daw mga buto-buto. Oo, meron nun Mamarilo Bunggol, meron nun yung buto-buto na, kasi laki nga ng paminta, o mas maliit sa paminta. Yung kalimitan nun, kapag ka, pagka nalason, 7 piraso nun, ipapalunok talaga sa kanya. As in, lunok ha? Lunok, tapos konting tubig lang. Hindi sinabing inom talaga yung tubig, konting tubig lang. Tapos kung babae naman yung nalason, yung iba nun, ipinalalagay sa puwerta. Palagay na lang dyan, ma'am. Thank you. Sige, Ma'am Nelia Guadalupe Abacaro. Sige lang, madam. Ano ang kasama kapag binabad sa perfume? Ma'am, yung tagapaypay, kung meron kayong buhok ng tikbalang, isama nyo po yun. Kasi yung tagapaypay at buhok ng tikbalang, lalo na pag sinamahan nyo ng nandasal, ay panggayuma po iyon. Ano? Yes po, 24 hours. Oo nga, madam, kaya nga sabi ko, hindi lahat ng taga-Leyte marunong, pero usually, yung mga maglalason, yung mga nasa bus, sa May Allen before, nakakita ako ng ganun. Sa May Allen, nung nag... ano ba sinakyan ko nung dati? Peltranco. Nag-peltranco ako before. Sa Leyte yun, papunta ng Allen. Oh, sabi ni Ma'am Josa Mayang, tama madam, ihaw yan, panghika.
Totoo. Tsaka yung mga butike, parang butike siya eh. Alam niyo yung sa Pomelo, kumbaga sa probinsya, sa Mindanao ay, ang tawag sa kanya ay, ewan ano ba yung tawag doon, ay nakalimutan ko na. Basta sa mga ano yan siya nakuha, sa Pomelo ba, sa Suha. Hi, Doktora Antoinette Tumlos. Hello, Doktora. Magaling na ako ngayon. Magaling na ako ngayon, Dok. Tignan mo, oh. Nakakatawa na ako ngayon, Dok. Wala na yung barado, Dok. Madam, may vanishing soap pa po kayo? Ma'am Cheryl, hi, Miss Toya. Yes, Madam, meron pa. Ma'am, paano po pag mali yung nalagay na year, okay? Paano yung year? Year ng birthday? Ano ba? Ma'am Dons Aguilar, lagi naman Pasko dito, walang alis-alis ang tawag nito. Ang tawag na Christmas tree, walang alisan, forever na ano. Opo, Madam, pinapainom kami ng tatay ko noong pag nagbiyahe kami pabalik ng Maynila. Protection 'yon, yung asul na ano. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung hindi lang pandemic, kung bakit kaya ako may asul na tawas, kasi dapat talaga ang plano talaga namin ni husband ay uuwi kami ng Mindanao. Sabi ko pagkabakasyon uuwi kami, maglaland trip kami by land, so magmumotor kami, so talagang dadaan kami ng sa Allen Leyte, so dadaan kami, so syempre hindi mo naman maiwasan na hindi ka kakain pag inabot ka ng gutom, di ba? Pwede mo rin ibudbud yun sa pagkain, pang protection din kasi yan, kaya meron ako nyan. O, oh, diba? May natututunan kayo sa akin paunti-unti, ano? Ma'am AJ Kim Princess, leklay po yung nasa leeg ko, Madam. Protection po siya, and nag-a-attract ng pera at the same time, nagbabalik siya. For example, meron ngayon nanonood sa akin, nagalit-nagalit sa akin, diba? Nagpapalipad hangin na siya ngayon sa akin, ay babalik ka agad sa kanya, ano? Yun yung tawag na bebuti nga. O, chika-chika tayo nun, kaya nakahiga ang lola ninyo. Pasensya na kayo ha, kasi talagang masakit talaga. Tingnan nyo yung kamay ko, na maga talaga siya kakagupit ko. Mano-mano talaga ako magupit ng dahon ng laurel para ihalo dun sa ating pampaswerte. Sa mga langi, sa kandila. Talagang mano-mano talaga siya. Madam, pag-pray mo akong gumaling sa sakit, sa sugat ko, ayaw gumalik. Kung external yan, Madam, o external yan, pwede mo naman lagyan ng langis yan, Madam, matutuyo agad yan. Kasi meron nga ako na pagaling eh, so sobrang-sobra, true story to ha, hindi ko siya papangalanan, babae siya, babae. Sobrang kati nung singit niya, ilang taon niya nang iniinda na napakakati daw ng singit niya. Nagpa-derma na siya, lalo lang lumala. Binigyan na siya naman kung anong-anong ointment ng derma, lalo lumala. Alam niyo ba, nakagaling lang sa kanya is yung ating miracle oil. Miracle oil lang natin na nakagaling sa kanya. Nasabi niya sa akin, Ma'am, nung pinahid ko siya, unang pahid ko pa lang nawala yung kate. Pangatlong araw na pahid niya, nagdry na yung skin niya, nawala na ngayon. Oh, pinicture niya nga yung kanyang ano. Sabi ko kay Madam, hala, si Madam pati singit pinicture. Pero syempre hindi ko para i-post, di ba? Kahit nasabihin na feedback 'yon. Syempre makita niyo yung singit niya, di ba? Nakakahiya naman sa kanya, di ba? Kumbaga, syempre may mga times na kailangan nating ilugar yung mga bagay na patotoo na kailangan nating i-post, di ba? Hindi pagka sinabi na, ay, ma'am, feedback ko ganito, 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 ipopost ko na kaagad, di ba? Siyempre, usapang singit yon, besh. Although maputi naman yung singit ni Madam, ano, kaya lang talaga nag-ano siya, may part siya na nangitim kasi nga nagsugat talaga siya. Tapos yung pinakita niya sa akin, dry na. So, ayun. Ma'am Cheryl Stoya, baka sa signal lang yan, Madam, huwag masyado mag-isip na ang negatibo. Puputulin po ba ang buntot ng butike na dalawa buntot? Yes, Madam. Kung gusto mo siyang gawin pampaswerte, yes. Putulin mo, tapos patuyuin mo. O magtabi-tabi ka naman, Madam, ha, kasi bibihira yung mga butike na ganyan, dalawa ang buntot, ha. Yung iba kasi niya, minsan alaga ng mga engkanto, kaya make sure na kapag ka pinutulan nyo siya ng bunto, tumingi ka kaagad ng pasensya. Ang sabihin mo, hindi mo naman intention kamo na siya ay masaktan, kaya lang kailangan mo lang kamo yung kanyang buntot, ganito, ganyan. Minsan, kailangan rin natin magpasintabi sa mga nilalang na hindi natin kauri, ano. Kasi meron din silang mga buhay. Hindi basta-basta pag gusto natin, dahil tayo may mga mortal, dahil kaya natin silang pitikin sa isang ganun lang, ay gagawin na natin. Hindi nyo alam na kapag sila ang gumanti sa atin, isang ganyan lang nila,
ng daliri ay siya, patay ka. Doon sa mga mangungutang naman ha, huwag kayong mangungutang ngayong buwan na to, okay? Kasi ngayon ay ghost month, mababaon lang kayo sa utang. Ganon din sa mga gusto magbukas ng tindahan, please nakikiusap ako sa inyo. Huwag na huwag kayo magbubukas ng tindahan ngayon kasi sayang lang ang effort ninyo. Antayin nyo na lang na matapos ang ghost month, September 6, tapos na. Pagka 7 o pagka 8, magbukas ka kaagad kung gusto mo. Huwag lang ngayon, sayang lahat ng effort mo. Sayang po yung effort mo, sayang yung ano. Alam nyo yun? Kung malulugi lang din kayo. Magkano ang mga buto-buto dam? Kasi dito sa amin madami manglalason dam. Ay, hindi ko alam madam kung magkano yun. Hindi ko alam kasi yun ay binigay pa sa akin. Ano, ang meron lang ako noon ay siyam na buto. Yun lang talaga. Hindi ko lang alam ngayon. Pero marami yan sa probinsya, sa Mindanao. Marami yung mabibilhan dyan. Madam MJ, pwede po ba dagdagan ng coconut oil yung miracle oil kapag paubos na? Ma'am Aguas na, Ma'am Jean Aguas, hindi ko ina-advise na kapag paubos na sa kanyo lalagyan. Kapag bumili kayo sa akin ng isang buong langis, ilagay nyo na kaagad siya sa langis ng nyog. Ihalo nyo kaagad, okay? Hindi yung kung kailan paubos na saka. Dapat yung hindi nyo pa nababawasan yun ang ihalo nyo, kahit isang drum pa ihalo nyo pwede. Walang problema, ano? Nasa na ba tayo? Paulit-ulit na lang tanong. Nasa na? Hi, Ma'am Grace Mary. Silent follower daw siya. Totoo yun, Ma'am Franz Kunanan. Hala, Madam, totoong namay. Dalawang buntot ng butike. Alam nyo ba, alaga ng nanay ko yan nung panahon. Lagi siya sinuswerte sa pagtaya. Swerte naman po talaga kasi yun. Kasi iyan ay mga alaga rin ng mga hindi natin kauri nga. Yun ang sinasabi ko nga sa inyo. Mama, ano po pwedeng gamot sa nakulam? Sabi ng albularyo ay nakulam. Lagi ko naman sinasabi sa inyo yan. Kayo, kapag ka nagpatawas kayo, nagpa-albularyo kayo, tapos sabihin sa inyo nakulam kayo, tapos hindi kayo tinuruan ng libre kung paano nyo babaklasan ang sarili ninyo. Kalukuhan lang yun. Kapag ka ang timanon, sinabi sa inyo ng manggagamot, ay, nakulam ka. Tapos pahingi ako ng 7K kasi tirikan kita ng kandila, ganyan-ganyan. Sus, huwag kayo nagpapaniwala. Kalukuhan lang yun. Oo, sabi ni Ma'am Josa, swerte daw yung kulay puti na butike. Alam nyo ba kasi, bihira kayo makakakita ng butike na kulay puti. Iyan ay alaga ng mga hari ng engkanto, hari ng duwende, hari ng ano. Maniwala kayo sa akin, sabi ko nga sa inyo, maniwala kayo sa hindi. Iyan ay pagmamay-ari o alaga ng mga matataas na may mga katungkulan na mga engkanto. Yung mga puti na yan, lalo na mga palaka. Kaya sa mga itsusera dyan, yung mga palaka sa CR nila, makikita nila na gano'n, itatapo na lang or paaalisin. Kausapin nyo, ano? Kausapin nyo, sabihan nyo sa kanila na pwedeng lumabas ka kung natatakot ka sa kanya, diba? Sabihin mo lang, kausapin nyo, alam nyo ba yun? Asan na ba si Madam? Sa Laguna, merong isang lugar sa Laguna, hindi ko nasasabihin sa inyo sa Kabuyaw, ano? Merong isang lugar doon na bahay na pinamumugaran talaga ng mga engkanto. Sa subdivision yun, ah, parang abandonadong bahay na siya. Ang pinaupahan yun, ang nagkwento noon, yung nakatira doon dati, tumira dati, na sabi niya, bakit kaya itong bahay na to, hindi nawawala ng palaka? Napakarami daw, sabi niya. Ang dingding nila ay, alam niyo, simento, tapos nilagyan ng kahoy, nung unang may-ari, tapos marami daw palaka doon, sabi niya nga, bakit may kulay yellow, may kulay dilaw na palaka? Tapos yun na, hindi rin sila nagtagal doon, kasi nga, kakaiba, may mga nagpapakita, may mga double ganger na nagpapakita. Tapos sabi ko nga sa kanya, nung pinasilip niya sa akin, yung sinamahan niya ako dun . Hindi lang ako pumasok kasi nga sabi niya sa akin, huwag kasi baka daw sumama. Pero, nung pagpasok, pa lang dun sa may tapat mismo nung ano na yon, nung inuupahan nila, kasi nga sabi ko sa inyo, sa subdivision yon sa loob, syempre may gate. Tapos, nung nandun na kami sa harapan, talagang iba yung pakiramdam ko, sabi ko sa kanya, may hindi lang engkanto nakatira dito, meron din mga laman lupa na nakatira.
Eh, pag sabi kong ganun, alam mo ba, hinigit ako kaagad ni husband. Sabi niya, alis na tayo. Kasi, naobserbahan ni husband na kapag ka ganun, talagang samahin ako. Alam mo yung sumasama? Sumasama sila. Ano po mayroon pag maraming daga ang bahay at langgam na pula? Madam, mukhang kailangan mo na maglinis ng bahay kasi maraming daga eh. Hindi, pero... kaya nga, pagka gano'n, medyo kailangan nyo nang maglinis ng bahay, madam, ha? Kasi malalaman... Kasi alam nyo ba? Alam nyo, kasi kailangan lang talaga... Kailangan lang talaga maging magbigay respeto rin tayo sa mga nilalanga na hindi natin kauri. Ano, lalo na magtaka ka, bakit ka nakakita ng kulay gold o kulay yellow na palaka o kulay puti na palaka, which is very rare. Doon pala magtataka ka na, 'di ba? Oh, doon pa lang. Naku, napakarami mga kilala kong ganyan na in-endorse ko pa before na manggagamot, tapos ang sabi kasi niya sa akin ay donation lang. Totoo naman talaga siyang manggagamot, donation lang. Sabi niya noon, donasyon lang. Kasi nung nakita rin kami, talagang donasyon lang naman talaga. Pero, may isang, hindi lang isa eh, dalawa o tatlo sila na nagsabi na ganito daw, siningil daw sila ng mahal. So sabi ko, parang nasabi ko, nakakahiya naman sa group natin kasi in-endorse ko pa naman siya na kala ko ang gusto niya talaga is makatulong din sa tao, kagaya ko, diba? Hindi ko naman sinasabi na hindi ako naniningil, ano. Kasi pagka alam nyo naman, naghihiling water ako, yun, napunta dito sa bahay. Hindi ko naman sinisingil. Siguro nahingi ako ng piso. Nahingi ako ng barya kasi kailangan yun. Pamahiin ko na yun na kapag ikaw ay ginamot ko, ikaw ay nagpahiling ka sa akin ng aktwal, kailangan hihingaan kita ng barya para hindi sumama yung pakiramdam ko. Ano? Yun lang yun. Pero yung sabihin mo na nalibo-libo, tapos babalik ka pa sa akin, ay siya nga. Ma'am Baby Balbuena, yes po, pwede. Nasaan na ba tayo? Madam, sa labas namin may pumapasok sa gate namin sa gabi ng palaka, malaki po. Hayaan nyo lang, madam, kasi ang mga palaka hindi naman ang aano yun eh. Hayaan nyo lang sila. Basta kausapin nyo lang, ano. Nasaan na ba tayo? Malamig siguro yung bahay ninyo, madam, kaya laging merong pugad ng ibon. Kasi yung sa bahay ng lola ko dati sa probinsya, sa Agusan, ay lagi rin may mga pugad ng ibon kasi malamig yung kanilang taas. Mami, yung halaman ko sa loob, may tumutubong kabuti. Anong itsura? Ano bang halaman yun? Pag ibon po ba ang napasok sa bahay, hiyaan nyo lang, lalabas din yan. Kapag kaitim na langgam kasi is talagang porpera, ano, kung pulang langgam yan, pinamamahayan kayo, kasi dahil tag-ulan nga ngayon, posible na namamahay talaga ang mga red na langgam, ano. O kaya, mayroong mga pagkapagkain dyan sa gilid ninyo, ha? Nakakatuwa naman at marami tayong ano, no, nakakapag-chika tayo ng ganito, no? Madam, ano pag makakita ng butikina pula? Uy, swerte yun. Yung kulay, yung pula na butiki, kausapin mo siya. Iyan ay mga ano yan dyan, nakatira yan sa bahay mo pa. Butiki-butikian lang yan. Butiki-butikian lang yan. Sabi ko sa inyo, kapag ka mga rare, alam nyo na, mga engkanto yan. Hindi, yung bato mo naman, Ma'am Maribel. Maribel. Pamilyar sa akin to si Ma'am Maribel, ah. Ma'am Maribel Cribello. Ma'am Maribel, yung bato mo, wala namang bawal dyan sa kanya kasi kabal yan, eh. Kabal yan. Protection nga siya, eh. O, nasa na ba tayo? Hindi ko na makita. Ano daw? Alam nyo, kung may mga duwende sa bahay ninyo at nagpakita sa inyo, alayan nyo lang yan ng alak at saka ng tsokolate. Gustong-gusto nila yan, yung alak at saka tsokolate. Kahit ka gin bulag ibigay nyo, pwede yan.
Ano yun, Sir Alex de la Cruz? Kung palaka po playing meron sa loob ng bahay namin. Meron talaga kasing palaka na naninirahan. Sabi ko nga sa inyo, ang mga engkanto, mas nauna sa atin yan. Yung mga bahay ninyo, before yan naging bahay ninyo, alam naman natin, common sense naman, na bakanting lote yan. So, hindi natin alam yung history nung isang lupa na yon before natin pinatayuan ng bahay. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa lahat ng bahay o sa lahat ng lupa sa paligid natin, mas nauna sila kaysa sa atin. Mas nauna sila kaysa sa atin na napatira dyan. Ano, lupa pa lang yan, may mga damo-damo pa lang yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, magbigay din kayo ng respeto kung paano nila kayo binibigyan ng respeto. Kung ang mga palaka ninyo, ang mga palaka ay nasa loob ng bahay ninyo, nasa CR lang, hindi naman kayo inaano, ay huwag nyo naman tapakan, huwag nyo naman ipalabasin, o huwag nyo naman balutin ng plastic pagkatapos itapon sa labas ng bahay. Ano, kausapin nyo, hindi naman kayo niya naano, hindi naman nangangagat yan eh, kayo naman. Oo, huwag nyo papatayin yung mga palaka, kung saan din yan lalabas. Dati nga takot-takot ako sa palaka, hinimatay pa nga ako eh. Nung bata-bata pa ako, hinimatay kaya ako sa palaka. Sa loob ng CR. Madam, positive na po ang result sa problem ko na naikwento ko sa iyo. O, edi maganda, diba, madam? Nadala sa dasal. Sabi ko naman sa inyo eh, dasal lang yan, positibong pag-iisip, lahat ng bagay magiging maayos din. Kayo mismo, kung may pinagdaraan na kayo sa sarili ninyo at negatibo kayo. For example, meron kayong kaso na pinaglalaban, okay? Sabihin nyo sa akin, madami kaso na ako, madami ganito, kailangan maging positive. Unang-una, sa'yo dapat manggaling yun. Ha? Unang-una, sabi nung kapatid ko, sabi ni Georgino, nagbato sa'yo ng palaka, tragis ka. Hinimatay ako sa palaka. So, ayun, ano nga ba yun? Sabi ko, nasaan ba tayo? Asan ba yung sinasabi ko? Ito kasi kapatid ko eh, nagko-comment pa eh. Alam mo, iniinis pa ako. Sino daw nagbato sa akin ng palaka kung bakit ako hinimatay ng bata pa ako. So, ayun. Yes, Ma'am Maribel, pwede yan. Ma'am, meron po ba kayong maliit na miracle oil yung tag 300? Wala, Ma'am Lita Magno. PM ka na lang, Ma'am Lita Magno, ha? Napakadali kong kausap, Ma'am Lita Magno. Money tree yung bamboo? Ay, Ma'am Marilyn Gidorio, parehas tayo. Madam, ano nga po yung pang-cleanse? Nandyan-dyan lang yan, madam. Natabunan na siguro yung tinuro ko sa inyo. Ayun, yung sa may kaso, ano? Panay ang PM sa akin. Madam, ganito, ganyan yung kaso ko mag-start na. Dapat maging sa inyo muna, mag-start yung positive vibes bago ko kayo suportahan, kumbaga bago ko kayo i-back up. Kasi kahit anong dasal ko, kung ikaw mismo nag-aalangan ka sa isang bagay, ay wala, o diba? Yung iba nga eh, Gumamela Celes lang ang ginamit. Ilang taon na yung kaso nila nung ma-receive niya yung Gumamela Celes. Sabi ko, sabay tayong magdasal. O ano nangyari, diba nanalo siya sa kaso? Napakatagal, almost 10 years nang inantay yung kaso niya sa lupa. Nung dumating ang Gumamela Celes, sabi ko sa inyo, hindi lang naman ako. Kasi ako, tao lang ako. Talagang ang dapat niyong pasalamatan palagi si Lord, hindi ako, si Lord lang dapat niyong pasalamatan. Si Lord lang, walang iba. Wala kayong dapat na ibang pasalamatan kung hindi ang Panginoon. Ano? Kasi sa kanya naman talaga, guidance niya palagi yung ating sinusunod. Sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng tao na gumagawa ng kabutihan, ang gabay ay kabutihan. Minsan ang gabay, sabi ko sa inyo, ganito na lang, ano, ayoko naman magpakapeki sa inyo. Ang naikwento ko na yung sa inyo, diba, na yung side, may side kami na nasa kaliwa. So, possible, hindi possible, kung hindi iyon talaga. Ang gabay ko ay sa kaliwa. Pero, kapag ikaw mismo, sa sarili mo, lahat ng tao may guardian angel, ano? May guardian angel, kaliwa at kanan. Kapag ikaw ay gumawa ng masama, syempre, ang magiging gabay mo na forever is si kaliwa, diba? So, kahit na, for example, ako na lang, ano, ang gabay ko
Nakailang manggagamot ang nagsabi sa akin na ang gabay ko ay sa kaliwa. Ang gabay ko ay sa kaliwa. Pinamana siya dahil nandoon talaga yung angkan na tinatawag. Yung mga pamana-pamana. Ang hirap kasi explain eh, no? Mga pamana-pamana. So, nung tumungtong ako ng ganitong edad, yun na yung sinabihan ako na kailangan ko ng mamili. Pinili kong maging mabuti. Napakadami namin pinagdaanan ni husband. Sabi sa inyo, noong time na pinili kong magdebusyon, alam nyo ba may tindahan kami? Talagang nilalangaw yung paninda namin noon. Nilalangaw. Dumating na nag-start ako magdebusyon, dumating na, alam nyo yung unang araw, di ba 6 p.m, magdedebusyon na ako kasi first Friday. Sabi ko kay husband, magdedebusyon na ako. Para makapagdebusyon ako ng 49 days. Alam nyo, sa 49 days na yon, hindi nga halos 49 days, eh halos magtatatlong buwan, nilalangaw yung tindahan namin noon. Pagkain kami ha, samantalang bago ako magdebusyon, pagdating ng alas 2, alas 3, alas 4, ubus na paninda namin. Pero nung mag-start ako magdebusyon, ayun na. Yung pinili ko na talaga yung kabutihan. Yung nagdebusyon ka para makonsagrahan mo na ang sarili mo, masaraduhan mo na, and makapag ano ka na ng mga salita, mga Latin, mga ano yan, ganun. So napakadami. So sabi ko nga sa inyo, kahit na yung gabay ko ay nandyan-dyan lang sa tabi-tabi, pero kabutihan pa rin ang ginagawa ko. Kabutihan pa rin yung ginagawa ko. Kasi ayoko nang... Asa na ba yung sabi ni madam? Ayoko na pagdating ng panahon. Marami kang ang pera dahil gumagawa ka ng masama sa kapwa mo. Pagdating ng panahon, singiling ka naman. Andun ka sa impyerno. Mainit dun. Sobra init dun. May nag-comment eh. Nasaan na ba yun? Basahin natin yung kanyang comment. Naku, nawala. Tabunan na siguro yung kanyang comment. Hindi na makita kasi ang bilis. Gumaganon. Yung mga may bato omo dyan, huwag nyo namang... Alam ko na nanalo kayo sa mga sugal, pero huwag naman sanang araw-arawin, ha? Yung mga nag-PPM sa akin, ano, hindi po ako nahingi ng balato, ni piso, hindi. Kaya lang, huwag naman araw-arawin, ano po? Huwag araw-arawin, okay? Anong sabi ni madam? Madam, meron ka pa bang bahay ng alitapta para magbayad sa amin yung matagal nang may utang? Hindi ko makita. Thank you nga pala sa bato omo madam. Dami naming benta sa live selling nung isang gabi. Thank you sa iyo madam at kay Lord. Ginawa ka niyang instrumento para sa amin na nangangailangan ng tulong mo. O diba? Yung bato omo sa akin, mura lang. Ayoko na magsalita nga. Basta positibo lang din kayo. Ano, kayo lang din ang tumutulong sa sarili ninyo. Yung mga lucky charm na yan, dagdag lang yan, gabay lang yan. Ako nandito lang ako, nagla-live ako paminsan-minsan. Pagka ano, alam nyo na, pasulput-sulput ako para akong kabuti. Kasi marami rin akong ginagawa. Ano po? Actually talaga, sa totoo lang, hindi ako nagluluto dito. Hindi ako naglalaban, ni magwalis ng sahig, hindi ko nagagawa. Totoo. True. Ang gumagawa niyan yung biyanan ko at saka yung bayaw ko nagwawalis ng sahig, yung biyanan ko nagluluto, yung in-laws ko din na naghuhugas ng plato, wala akong ginagawa. Kasi nga, inaano nila na ako lang, kasi nakikita rin nila na marami akong ginagawa, na hands-on ako talaga sa paggagawa ng mga pampaswerte. So, nakikita ng biyanan ko, napakaswerte ko rin sa biyanan ko kasi very supportive siya. Sin, wala akong ginagawa sa bahay. Tatawagin lang nila ako, kakain na. At tapos kung kumain, tatayo na ako. Yung hugasin ko, sila rin ang maghuhugas. Alam niyo yung ganon? Tapos maglalaba. Hindi naman biyan ako naglalaba. Ano, nagpapalaundry kami. Kasi nga talagang pasma na yung kamay ko. Magagawa ka ng kandila, magiinit, magdudurog, magagawa ng ganito. Ang dami talaga. Oo. Basta huwag kayong hihingi masyado sa bato omo ng sobra-sobra, ha? Yung sapat lang, ha? Kasi mahirap na, alam nyo na. Baka masobrahan kayo. O, paano mga kaswerte ako magpapaalam na sa inyo? See you na lang bukas. Gusto nyo ba lagi tayong chika-chika? Kaya lang minsan, pagka ganito, ayan, kakatapos ko lang nung pagbibilad kanina nung, nakita nyo naman, diba, hapon na ako natapos mag, ano, nung balat ng
balat ng ahas kasi nung dinala yan dito sa akin, buo siya. As in malaki ha, malaking ano, may mga crack nga lang talaga siya kasi yung tinamaan ng nung pampatay nila sa ahas. Tapos sinalisan ko siya ng yung mga dugo-dugo tsaka yung parang nakakadiri yung ano, yung parang alam niyo yung may nerve, may ano rin sila, yung may mga ugat na nakadikit sa balat. Inalis ko siya talaga kanina tapos nilason, hindi ko siya nilalagyan ng asin. Hayaan mo siya malangsa, ano. Kaya lang nilalason talaga siya. Tapos ay ibibilad ko. Kaya kanina nakita niyo may laman-laman pa yung balat na mga ginayat-giyat ko. Ginayat ko yun na maliliit. Tapos yung buntot, parang sa buntutan, kinuha ko kasi nga ilalagay ko sa langis. Oo, gusto ko kasi yung ating miracle oil, gusto ko siya dagdagan ng sangka para kapag ka bumili kayo sa akin, pwede nyo siyang gamitin sa mga sakit-sakit. The same time, pwede nyo rin siyang gamitin sa pampaswerte kapag tumaya kayo. Taya na hindi araw-araw na taya ha, maglagay kayo sa kamay nyo. Yun yung sikreto, no? Maglagay kayo sa kamay nyo ng kaunti. Tapos sa kanyo ngayon, painitin ng 13 beses. Kidkidin nyo yung kamay nyo na may langis. 13 beses. Pagkatapos taktakin nyo ng 3 beses. Pagkatapos saka kayo humiling. Ano? Yun yung sikreto nung kapag katataya kayo sa sugal. Kaya lang hindi ko siya sinishare masyado. Kasi nga, ay yung iba dyan sa inyo ay sugarol talaga. Baka mamaya maubos na yung langis. Sige lagay. Baka mamaya ipaligo na yung langis. Kaya pupunta dun sa madjungan. Ano? So, ayun. Sige, magpapaalam na ako sa inyong lahat ha. 6:56 na, kumain na kayong lahat ha. Kumain na kayong lahat, dinner time na, babay sa inyong lahat. Basta doon sa mga gustong umorder ng Leklay, wala pa tayo ng 4-in-1, pero 9-in-1, meron tayong 9-in-1 ha, na Leklay. Ano, ipopost ko yon para makita po ninyo. Ano po, God bless sa inyong lahat. Bye-bye!